Ang pagkakaroon ng napakagandang estilo at porma ng isang sasakyan at pagiging safety nito sa karamihan ng tanging pambato at ikalalamang sa ibang mga brand competitor. Mula sa loob at labas ay maituturing perpekto at kaakit-akit sa paningin ng nakararami, kagaya na lamang ng tatalakay natin iyon. Isang bagong SUV car o 7-seater na sasakyan mula sa kinapipitagang kumpanya na gumagawa ng mga legalidad, moderno at very popular na mga sasakyan sa bansa, ang Hyundai Motor Philippines ay gumawa ulit ng panibagong pagpipili ang modelo na sobrang high-tech sa specs and features at mga nilalaman na bago mo pa lamang din matutuklasan. Ang pagiging advanced sa napakaraming bagay nito ay aalamin natin kasama ng kabuuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ng subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Napakagandang forma mas ligtas gamitin mula sa loob at labas ay nakakabilib. Ang pagiging rugged at sopistikado ng modelong ito ang tanging ipinagmamalaki at lahat ng aspetong nakapaloob na tiyak ay napapakinabangan ng maigi. Lahat na yata ng bagay ay nandito na sa bagong modelo ng Hyundai, ang Hyundai Santa Fe 2023 model. Itong Hyundai Santa Fe ay nag-o-offer ng striking style sa kahit saang sulok at anggulo. Ang front face grille cover na honeycomb design ay binabalanse ang napakagandang T-shaped LED type daytime running light at ang LED type din na headlamp nito sa ibaba. Ang sharp side portion character line naman ay nagpapakita ng muscular stand at malabruskong katangian na kumukonekta naman sa panlikod na bahagi nito, na mayroon namang makikitang unique type na klase ng pagkakadisenyo sa LED type na rear combination lamp nito at nakakonect din sa LED type tail lamps sa may tailgate body naman ito. Isa pa, meron din itong LED type na side mirror turn signal lamps para mas malinaw at madali ka agad ding matukoy ng mga sasakyang nasa paligid mo kung saan side ka liliko o direction ka pupunta. Sinamahan na rin ng matitibay at hindi basta-bastang bibigay kahit sa malulubak na kalsada ang napakagandang forma na alloy wheel mags nito na may kabuuang sukat na 20 inches, nakalagay naman sa 235x55 na kabuuang sukat na tubeless tires nito. Ang maganda pa sa modelong ito ay automatic na go-open na rin ang rear tailgate nito once na masense ang smart key entry sa malapit. Kaya madali mo na lamang ding mailalagay ang mga valuable na dala mo sa rear compartment nito. Meron pang extra compartment under floor at sa sobrang high-tech pa nito, ang mga seats o upuan nito ay may automatic switch remote control na rin para ito ay matupi o may adjust. Ang napakalawak na rear at space compartment nito ay kayang magkarga ng hanggang sa 214 liter total cargo capacity kapag nakatupi lahat ng mga upuan sa likuran. Hindi mo na rin kailangan pang pindutin ang susi o remote key nito para mabuksan ang pintuan dahil kagaya ng tailgate, ito ay may sensor na rin na kung saan automatic ding nagbubukas kapag ang transmitter key nito ay nasisense na sa malapit. At sa loob naman ay makikita ang modern at luxury interior nito. Ang dashboard na may floating center console ay naka-design para sa pagiging accessible ng sasakyan sa mga key switch function. Wala na rin tayong makikitang shifting lever na traditional way ng pagmamaniobra dahil karamihan dito ay talagang the key switch system na. Ang advantage pa nito ay mas mamamaximize ang storage space at hindi na masyadong sagabal sa pagmamaneho. Ang high definition full colored na 10.25 inches touchscreen monitor ay maraming connectivity at accessibility gaya na lamang ng navigation system, Apple CarPlay at Android Auto. Isa pa, meron na rin itong mas update features na connectivity na tinatawag na BlueLink. Parang Bluetooth lang din ito pero ang nagagawa nito, hindi lamang kasi features ng gadget ang naikokonnect mo dito. Using this BlueLink na tinatawag ay makokontrol mo na rin ang buong bahagi ng sistema nitong sasakyan na kung saan dito ay pwede mong i-on o i-off or i-unlock o i-lock ang mga pintuan nito gamit lamang ang iyong cellphone. Ang isa pang high-tech features nito, ang kanyang remote key.
Isa rin kasi ito na pwedeng i-remote naman mismo sa pagpapaandar nitong sasakyan. Kumbaga parang autopilot. Lalo na kapag nasiksik ito sa parkingan at hindi ka makapasok sa loob. Using this remote smart parking assist ay mapapaabante mo itong sasakyan kahit walang nagda-drive sa loob. Meron na rin pala itong kasamang wireless charging system sa mismong packet nito. Pwede ka na rin mag-charge, hindi na kailangan ng USB cord. Ang mga upuan naman ito ay naka-leather seat na, power adjustable sa driver's side at mas komportable na rin dahil kahit papano ay may extra support pa sa legroom ng driver seats. Upang na sa ganun ay mas nakaka-relax at ang pagda-drive ay hindi nakakangalay. Bukod pa dyan, ang pagiging komportable nitong sasakyan ay mas pinalawak pa. Sinama na rin kasi ng dual zone auto climate control system na kung saan ang driver at passenger ay automatically maia-adjust ang temperature depende sa kanya-kanyang preference at mas maiko-compromise ang bawat pangangailangan. Ang front and seats din ito ay may napakaganda ding view. Hindi lamang sa bawat side kundi pati sa taas ng bubong dahil ito ay nagkaroon ng panoramic sunroof. Hindi na rin kailangan dito na full blackout tinted ang ipalalagay mo sa kada bintana nito dahil meron na rin kasing kasamang built-in sunshade window for privacy. May mga speaker na rin itong kasama kaya maging audio system nito ay napaka-premium. Ang instrument cluster naman itong sasakyan ay may napakaganda ring display na may sukat na 12.3 inches. Full digital gauge cluster. Mas makikita ng maigi ang mga sign o notification na lumalabas dito kasama ang ilan sa mga driving information, capability, signals at marami pang iba. Isang karagdagang convenient pa ng sasakyang ito ay ang auto splash na wiper blade o biglang pag swipe nito kapag may mga drops ng water sa windshield nito ay otomatikong gagana nang hindi mo pinipindot ang switch control nito. For safety measure naman, nilagyan na rin itong Hyundai Santa Fe ng 360 camera view na high definition kasi mas malawak ang nasasakop ng view nito sa buong kapaligiran sa labas. Isa pa, detached screen din ito kaya hindi ka mahihirapan sa kung anong object ang nais mong pokusan ng camera. Mas madali ring i-park dahil sa pagkakaroon din ng rear camera at rear parking sensor. Ang buong full body arrangement din nitong Hyundai Santa Fe kasama ng mga side panels at reinforcement ay talagang matitibay at flexible. Mas magaang at matatag kahit sa anumang kolisyon o pagsubok na pagdadaanan. Na kung saan, kung magkakaroon man ng anumang kolisyon o banggaan ay mas mapoprotektahan ang mga occupants o pasahero nito dahil inaabsorb nito ang matindi at malakas na klase ng pagkabangga na kung saan ang nasa loob ay hindi na mapupuruhan. Itong Hyundai Santa Fe inilabas na may hybrid capability engine. Sa pinaka-top variant, ginamitan kasi ng lithium-ion battery na kung saan ang bawat pagtakbo at pagkonsumo ng gasolina ay mas nakatitipid dahil more on electricity ang gumagana dito. Dahil sa mas maraming electricity ang mas nagagamit nito sa pag-andar kumpara sa fuel lang. Kaya naman kung ang top variant ang pipiliin mo ay siguradong makatitipid ka talaga sa pang-araw-araw. Ngunit itong lumalabas pa lamang sa bansa ay ang isa sa klase nito na hindi pa ganun ka-hybrid na pinapagana ng kabuang makina na 2.2 liter diesel engine 4 cylinder 16 valve na halos katulad lamang din ng Hyundai Tucson. Pero mas na-elevate ang performance nito at mas naging upgraded pa. Ang automatic transmission ay may gearbox na 8-speed at kaya mag-produce ng maximum output na 199 horsepower sa kada 3,800 RPM at 440 Nm of torque naman sa kada 1,750 to 2,750 revolution per minute. Kaya naman ang average top speed na nagagawa nito ay umaabot ng 180 km/h. Naka CRDI na rin ang fuel supply system kaya may katipiran din sa fuel at hindi pa ganun kausok dahil sa ang emission norm compliance din ito ay Euro 4 kaya napaka eco-friendly. Ang 75 fuel tank capacity nito na malaki-laki ay kayang ubusin ng hanggang sa 1,250 km na layo ng tinakbo o katumbas ng 16 km/l. Ang modelong ito, bagamat isang SUV type na klase ang napakalaking sukat nito,
ay napakagaang din daw dalhin sa pamamagitan ng power steering at naka-tilt and telescopic na steering wheel nito. The adjustable din ang steering column kaya hindi ka mahihirapan kahit gaano ka man kalaki. Ang mga suspensions nito ay napaka-reliable lalo na sa malulubak o mahahams na kalsada. Sa front ito ay naka-MacPherson strut at multi-link with shock absorber and coil spring naman ang rear suspension nito. Ang front and rear brake naman ay parehong naka-disc type kaya talagang malakas ang kapit niyan. Ang Hyundai Santa Fe ay pinalilibutan din ng mahalagang advanced safety features na tinatawag na Hyundai Smart Sense Safety Technology, na kung saan ay nakapaloob dito ang mga mahalagang safety features o makabagong sense of technology. Gaya na lamang ng Forward Collision Avoidance Assistant na nagwa-warning sa driver kung may possible na collision o banggaan na magaganap. Biglang hihinto o mag-auto brake sa oras na biglang may tatawid sa pedestrian at sisingit ng mga motorista. Pag hindi mo kagad nagamit ang brake, ang emergency brake ang otomatikong mag-a-activate para sa biglaang pagpipreno nito. Sinamahan na rin yan ng Lane Departure Warning System. Para sa kaalaman ng marami, itong sistema ay sumusuporta sa driver kapag nagpapalit ng mga lane o direction sa kalsada. Sa pamamagitan nito, mas maiwasan ang anumang banggaan, lalo na kung may mga biglaang nag-overtake na kasabay mo sa kalsada. Tulad na lamang ng mga motorsiklo na madalas hindi natin nakikita sa side mirror, biglang mag-overtake. Dahil sa sistemang ito ay mas magiging alerto tayo sa mga kasabayan natin. At meron din itong lane following assist. May kasama na rin itong adaptive cruise control system. Ang nagsasaayos naman ng pagtakbo at nakadepende sa mga sasakyan na nasa unahan mo. Kapag mabilis ang takbo ng sasakyan na nasa harapan mo, ay otomatiko rin itong bibilis. Ngunit kung ito naman ay mabagal, otomatiko ding itong babagal ng bilis. Nakadepende sa lakas ng sensor o radar ng mga kasabayan mo ang nagagawa ng sistemang ito. May kasama na rin itong Highway Driver Assist. Ang sistema naman ito ay gumagana lamang kung idadaan mo ang sasakyan sa mga highway o maluluwang na kalsada, nakatutulong na panatilihing nakasentro ang sasakyan sa lane nito habang pinapanatili ang ligtas na distansya mula sa harapan ng mga sasakyan. At gumagana ang sistemang ito kung malinaw ang mga line mark sa kalsada. Sa mga sistemang ito ay makakapagpalit-palit ka ng linya o makakalipat-lipat ka ng pwesto na may confident na hindi ka mababangga. Bukod pa dyan, may blind spot collision avoidance na rin itong kasama na kung saan otomatikong magbe-brake din ang sasakyan once na may masense na bababangga na sinusuportahan naman ng blind view monitor. Meron din itong parking collision avoidance assistant reverse, na kung saan mas mapapakinabangan mo naman habang ikaw ay nagpapatras nitong sasakyan upang maiwasan ang anumang banggaan sa likuran nito, na otomatiko ring gumagana ang braking system kapag ito ay may masisense na mababangga o maaatrasan. At syempre, sinamahan din yan ng rear cross traffic alert na halos katulad lamang din ng parking collision avoidance assistant reverse, na kung sakali namang may biglang darating na sasakyan sa likuran habang ikaw ay nagpapatras, automatic din itong hihinto para sa ganun ay hindi magkabanggaan. At isa pa sa pinakabagandang safety features nito na bago lang din, ang driver attention warning. Isang sistema naman na kung saan nasisense nito kung ang nagmamaneho nitong sasakyan ay inaatake, na ibig sabihin wala nang kakayahan pang kontrolin o i-manage ng maayos ang pagmamaneho. Dahil sa biglang atake sa puso ay otomatiko din itong hihinto para nang sa ganon ay hindi na humantong pa sa malalang sitwasyon at may madamay na iba sa pagkabangga nito. Bukod pa dyan, meron na rin itong safe exit assist. Naglalak ng kusa ang mga pintuan lalo na kung nakalimutan mo itong ilak ng maayos. Meron din itong ultrasonic rear occupants alert. Nasisense naman ng sensor na ito kung sakaling nakalak na ang sasakyan at naiwan mo sa loob nito ang bata nating kasama o mga alaga nating hayop na minsan ay nakakalimutan natin. Ang ultrasonic rear occupant alert
ay automatic namang nagbibigay ng sign sa driver sa pamamagitan ng pag-alarm ng sasakyan at ng cellphone na nakakonek sa blue link nito na may lumalabas na notification tungkol dito. At ang ilan pa sa mga standard safety features nito ay hindi rin nawala. Kagaya na lamang ng driver and passenger airbags. May mga seat belts na rin ito sa kada upuan at mga front and side impact beams na kasama. At hindi lamang yan dahil marami pang iba. Itong modelo bukod sa safety features ay sagana din sa mga security sense. Kagaya na lamang ng power door locks, central locking, engine immobilizer, anti-theft device at anti-theft alarm at marami pang iba. Ang lahat ng mga bagay na magpapakonvenience sa iyo ay narito na rin sa interior nito. Magagandang klase ng audio sound system with infotainment, communication, connectivity, may mga bottle and cup holder at mga bulsa o console pocket na rin itong kasama with center armrest. May power window at malakas malamig din ang aircon system nito. At syempre marami pang iba kang makikita na mas magpapakonvenience sa pagsakay mo dito. Ang mga ilaw nito ay fully compact LED type na mula sa harap at likod. May complete set na accessories for top variant with shark spin antenna. Ang modelong ito na Hyundai Santa Fe ay may apat na klaseng variant na pagpipilian. Pero I think isang variant pa lamang din po ang dumarating dito sa bansa. Ang Hyundai Santa Fe na 2.2 CRDI GLS 8 Automatic Transmission DCT. Itong mga specs and features na ating nabanggit, kung na-notice mo sa actual na sa modelong ito na dumating sa bansa ay wala dito ang mga specs and features na nabanggit natin, kagaya na lamang ng advanced safety features at mga security features nito. Makikita mo lamang kasi ito na kumpleto sa mga safety sense o security features na gaya ng ating nabanggit sa pinaka-top variant nito. Nasa kasalukuyan ay hindi pa dumarating dito sa bansa. Itong modelo na 2.2 CRDI GLS 8 Automatic Transmission DCT na Hyundai Santa Fe na narito sa bansa ay nagkakahalaga ng 2,420,000 pesos. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mong maklik yung subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment po sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nasa ganun. Masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!